With great power comes great responsibilities. Yan ang responsibilidad ng three-termer mayor ng Puerto Galera, walang iba kundi si Mayor Hubert Christopher Dolor. Mayor, ito yung last term mo bilang mayor ng Malaparaisong Dalampasigan. Ano pa ang plano na ng isang mayor na napaganda niya na ng husto ang bayan ng Puerto Galera? Alam mo, Miss Tina, napakarami pa nating programa, napakarami pa nating iniisip para po sa ating mahal na bayan. At katunayan ay kami ay abala sa paghahanda namin sa darating na hosting namin. Ang Puerto Galera ay mag-host ng World Congress of the Most Beautiful Bays in the World this coming 2015. Kaya nga sa aking huling termino, ito ay isa sa pinakang mahalagang event na ating pinaghahandaan. At kaalinsabay ng paghahanda natin dito ay ang ating pagsasaayos ng ating sektor ng transportasyon. Kasama na diyan ang mga sasakyang pandagat natin, yung ating puerto, yung ating pantalan. At gayon din, gusto nating maisagawa. At least kung hindi man natin matapos, Miss Ina, ngayong last term ko, yung ating Puerto Galera Airport ay masimulan. Sapagkat alam naman natin na kailangan ng bayan ng Puerto Galera ang isang paliparan para kami ay lalong maging competitive among the other municipalities and other areas na ang industriya ay nakasentro sa turismo. Bukod sa turismo, ano pa yung pwedeng ipagmalaki ng Puerto Galera sa termino mo? Siguro masasabi natin na hindi lamang turismo ang ating pwedeng ipagmalaki. Gayun din ang ating likas na yaman ng Puerto Galera sapagkat higit sa ganda ng ating karagatan ay nandyan pa rin ang mga likas na yaman ng ating kabundukan at kitang-kita mo naman na napaka-berde. Na-preserve natin ang mga punong kahoy, pinagbawalan natin ang mga illegal logging activities, walang nag-i-illegal logging, kaya makikita mo na ang Puerto Galera lang, ang kabundukan lamang ng Puerto Galera, kung ikaw ay lilipad, makikita mo sa himpapawid na berdeng-berde ang ating mga kabundukan. Kaya talagang ang turismo ay sa baba sa ating karagatan at pag umakyat ka naman sa ating kabundukan, talagang makikita mo ang mga gandang punong kahoy na talagang napanatili natin at hindi natin hinayaang maputol. Mayor, bakit nasabi natin na ang Puerto Galera ay Heart of Asia? Two things. Alam niyo po ang Pilipinas ay kasama sa tinatawag po nating Coral Triangle. Binubuo po ito ng mga ilang bansa sa Asia, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, at saka iba pang mga bansa. At pagdating naman po sa Pilipinas, meron po tayong tinatawag na Triangle Passage. At ang Batangas, ang Verde Island, at ang Mindoro po ang siyang bumubuo nitong Triangle Passage nito, na kung saan ang Puerto Galera po ay isa doon sa triangulo na yan, being the center of the center of the marine biodiversity. Kaya nga po, talagang ipinagmamalaki namin sa buong mundo na ang Puerto Galera ay siyang puso ng Asia. Mayor, paano nag-grow si Mayor Dolor as mayor? Alam mo, Miss Tina, sa aking unang termino, ang aking advokasya sa aking mga kababayan, sinabi ko, sa puso ko, kayo ang una. Kasapagkat si Mayor Dolor bilang isang manggagamot, ay nararamdaman ko na kinakailangan ko pa na ilapit ang aking pagkatao, ilapit ko pa ang aking sarili sa aking mamamayan na aking pinagsisilbihan. At naging matagumpay tayo sa loob ng 3 taon. Nung pangalawang termino natin, ang sinabi ko naman sa aking mga kababayan, abutin ang pangarap, sulong bagong Puerto Galera. At yan ay pinagpapasalamat ko sa aking mga kababayan sapagkat sinamahan nila akong mangarap. Sinamahan nila akong paghusayin ang ating pamumuno para po maabot ang isang bagong Puerto Galera. At ngayon sa aking ikatlong termino, ang aking advokasya ang isinusulong. At alam ko, ang aking mga mamamayan ay masaya sapagkat ang sabi ko nga po lagi, sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagsusunuran at kooperasyon ng bawat mga galeran, sigurado Puerto Galera, panalo ka. So, sa loob ng aking 3 termino, bawat termino ay mayroon tayong isinusulong na advokasya at naririto na tayo ngayon sa pagsasabing Puerto Galera, panalo ka.
dahil sa magagandang ginawa ni Mayor Dolores sa Puerto Galera. Sigurado, Puerto Galera, panalo ka!